na niya ng kinaukot, lalo tigit ng ating mga mambabatas. Naku, maubos na yung oras nila sa hearing, partner. Naku, okay lang. Mga ganong klase ng bagay dapat. Partner, siguro, ito sa akin ha. Kung magkakaroon man ng investigation, partner, tingin ko dapat ang nagtatanong dyan, hindi lang yung bara-bara magtanong, partner. Yung bang makapagtanong lang. Mm-mm. Mema lang, mema. Partner, sabi ko, how I wish yung consultant nyo, kung may lawyers kayo mga consultant, hayaan nyo na yung lawyers nyo. Mm-mm. Magsulat ng question, partner. Tapos yun na lang ang tanongin nyo. Kasi, minsan, partner, sa bugso ng damdamin ninyo, napapadala yung ano, nawawala sa tamang huwisyo, partner. Kung ang korte ay nagdesisyon na final na dapat po namin gawin yon. Teka muna, korte. Opo. So, hindi nyo ginagalang yung desisyon ng ERC. Duda kayo dun sa desisyon ng ERC kaya inakit nyo sa korte. Hindi, meron po kasing, I think, we believe po, meron pong misappreciation po of some of the facts of the case po. Na so, wala kayong tiwala doon sa naging pag-iimbestiga at desisyon ng ERC, kinu-question nyo. So para sa inyo, pulpul ito matagay ERC. Kaya inakit nyo sa korte na sa palagay nyo yung korte ay mas magaling pa sa ERC pagdating sa usapin ng energy. Hindi po, ang balak po namin. No, kasi akit mo sa korte, di ba? At ito yung usapin ng energy. At ito matagay ERC, sila yung mga eksperto pagdating sa usapin ng enerhiya. Because they have consultants, they have experts, they have everything na para masagot, mapag-aralan, makagawa ng mga bagay-bagay, pulisiya, kung sa enerhiya. So when they come up with a decision, yun ay napag-aralan nila. Katuwang nila doon sa kanilang ginawang pag-aaral ay mga eksperto sa enerhiya. So hindi ka nagtiwala doon, mas nagtiwala ka sa korte. So hindi ka nagtiwala doon, mas nagtiwala ka sa korte. Wala ka ba talagang tiwala sa korte? Hindi pa napagsabihan ng mga lawyers ni Senator Raffy Tulfo na ang desisyon ng ERC ay maaaring ma-review ng Court of Appeals at maaari pa ito umabot hanggang Supreme Court? Na hindi naman sa pagmamalate sa korte kumpara sa mga taga-ERC, mas malawak ang kanilang kaalaman pagdating sa enerhiya. Hindi ba alam ni Senator Raffy Tulfo na marami na rin desisyon ng ERC na ibinasura ng Court of Appeals at saka pinaniga naman ng Supreme Court? So para sa iyo, pulpul ang mga taga-korte. I mean, sorry, pulpul ang mga taga-ERC. Kaya kumukuha ka ng recourse sa korte. O para siguro delaying tactics lang itong ginagawa mo, Mr. Lazatin. Naku, lagi kasi yatang cut the process, kaya hindi alam ang tamang procedure. Hindi, partner. Kasi kapag ikaw, or let's say, hindi ka nag-iisip muna, tapos natatakot ka kasi nasa Senado ka, kung ano-ano sabihin mo. Kaya nga. Diba? Kung ano-ano sabihin mo. Hindi naman lahat kaya mag-ano, partner, magdala ng abogado. Oo. Saka ang ayoko lang, partner, ngayon sa Senado, mas marami pa sinasabi yung nagtatanong, yung senador, kesa dun sa resource person. Yung pong collection na binayad po namin doon, I think po pwede po sagutin ng APRI, hindi naman po pumunta sa kanila. Sila po rin ang kumolekta para po sa WSM, saka po yung mga line-specific losses po. Yung po hindi diretso sa mga generator. No. Okay. Sabi nyo, kumolekta kayo ng mga pera. Opo. Na sinasabi ng ERC na wala sa tama. At yung mga pera ang kinolekta ninyo ay pinasa nyo sa APRI na pag-aari ng Aboitiz. Ngayon, dinidepensa mo na agad yung Aboitiz. Hindi mo muna pinabayaan ako magtanong sa Aboitiz. Agad-agad kinampihan mo ang Aboitiz na sinasabi mo na pinapasa din nila sa WSM. Di ba? I wasn't asking you, pero voluntarily ikaw nagsabi niyan. Ikaw ba ay at the same time tauhan ng Aboitiz? Hindi po. Oh, bakit mo agad-agad dinidepensa yung Aboitiz? Na hindi naman yung tanong na yun para sa iyo. Dapat ang sumagot yan ay Aboitiz. Oh. So wala kang nakukuhang sagot sa resource person dahil inuunahan mo na, sasabi mo, ay hindi yan. Oo. Meron akong pruweba dito. Oo. Mali ka. Ha? Pag nagsinungaling ka pa, oo. Ha? Umamin ka na. Pag nagsinungaling ka pa, ipapakulong kita. 15 years, 20 years. Ano maging feeling mo, sir?
na yung mga taong yun, hindi katulad mo na mayaman, ito yung mga simpleng tao. Anong feeling mo kung ikaw ay nasa other end, kung ikaw ay nasa sitwasyon nila? Simple din po lang tayo, Mr. Chair. Siyempre po. No, hindi ka simple. President CEO God. No, tama po kayo. Huwag niyo po akong i-bullshit. Po akong i-bullshit. Oh, no! No, presidente ka at CEO ng isang kumpanya. You're not a simple man. Mataas ang katukulan mo, siyempre, mataas ang sweldo mo. Ito yung mga naniningil, ito yung mga consumer ng San Fernando, Pampanga, na nadugasan, if you will, if you may. Ito po yung mga simpleng tao. Ito yung mga jeepney driver, mga teacher, mga security guard, mga ordinaryong empleyado sa City Hall, sa bangko. Yun yung mga simpleng tao. Ikaw, President, COO, Chief Operating Officer, you call yourself simpleng tao? No, you're not. Patapusin mo kasi magsalita para malaman mo kung ano yung sagot niya, hindi yung inuunahan mo. Alam mo, buti na. Diba, buti na lang ito mga resource person partner. Kasi siyempre, mga senador nag-iimbita sa kanila. Hindi naman po pwede hindi sila sisipot, di ba? Kailangan talagang sumipot. Kung hindi, ipapadampot sila partner, di ba? O, di. Saka, di ba mga partner, kasi kung ikaw yung lawyer, kung ikaw lawyer yung tatanong, senador kan lawyer, pag tinanong sa'yo, may tinanong sa'yo, at sinagot mo, hindi. Mm-mm. Hindi ko sasabihin sa'yo, sigurado ka ba sa sagot mo? Itatanong ko, bakit hindi? Eh, kanina pag nagtatanong ng oo o hindi, pag sinabi mong hindi, sigurado ka? Sa korte, ganun ba partner? Hindi partner. Paano ba sa korte? Ipoprove ko lang ba? Oo. Yan ang sinabi mo, ganito. Ito partner, meron ka statement, una, sinabi mo, na hindi na po ako nagsisimba. Okay. And not anymore. Mm-hmm. So, yun yung word, not anymore. Tapos bigla kang bumali. Siguro naisip mo, naku, teka lang, may masasabi sa akin yung tao. Bumali ka. Paminsan-minsan na lang, pero siguro minuto. How is your relationship with God? I don't go to church anymore, unlike before. No, religiously, every Sunday, kuminsan twice pa. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church at bibisita lang ako ng ilang minuto. Mga chapel. Ang tinatagal ko sa simbahan. Kita mo yung contradicting siya. So, pwede ko tanong, teka lang, asabi mo kanina, not anymore. Mm-mm. So, pag sinabi mo not anymore, negative na yon. Wala na talaga. Bakit ka ngayon nagbago? Okay. Ang tanong ko ngayon sa'yo, asabi mo mo kanina, hindi ka na nagsisimba, not anymore. Oo. Ngayon, sinabi mo, nagsisimba. After a minute, nagsabi mo, pupunta ka sa church, di ba? Pupunta ka sa church, kasi sabi niya, hindi na siya nagpupunta sa church. Ngayon, pupunta ka sa church, may mga 1 minute lang or 2. Mm-hmm. Mga minuto lang. Mm-hmm. Di ba? So, kanina, ito sagot mo. Nagbago ka. Oo. Ibig mo sabihin, yung una mong sagot, mali. Mm-hmm. Di ba? Oo. Mag-yes or no ka lang na sagot. Oo. So, pag sabi mo, wala hindi. Wala na consistency sa sagot Oo. Niya. Oo. Hindi ka na consistent eh. Di ba? So, ganun ang tanong. Di ba? So, pag cross-examination ka, Mm-mm. dapat ang sagot lang, puro yes or no. No. So, etong nangyayaring hearing sa Senado partner, ano yung ginagawa nila? Harassment. Hindi. Badgering the witness. Badgering the witness is when a lawyer asks a question, too many questions that are argumentative, rude, or repetitive during cross-examination. This can be distracting and prevent the witness from giving accurate information. In other words, mga pananakot, intimidating, at bastos na mga tanong. Halimbawa, nagsisinungaling ka ba? Delaying tactics ba yan? O para siguro delaying tactics lang itong ginagawa mo, Mr. Lazatin. Kung pong mamarapatin po ninyo kung pwede po kami magbigay ng opening statement po para po makapag-explica kami rin po. Opening statement. Scripted yan eh. I want it coming from your heart. Opo. So pagpunta mo rito, dapat kabisado mo namang sasabihin mo. Kasi yung sinasabi mo dyan ngayon sa script mo, yan ay dikta sa iyo na matauhan mo. Gusto ko yung nag-imbestiga ka and then base yung investigasyon, lahat na punta rito at dito, magsasalita ka. Opo. Kasi yung babasahin mo, scripted yan. But anyway, go ahead. Karapatan mo yan. Read your script statement. Sige po. Eh siya kaya, di ba gumagamit din siya ng script? We're here today because I received information that San Fernando Electric Light and Power Company or SFELAPCO has been implementing Power Supply Agreement or PSA without the required prior approval of the ERC since 2014.
Yes, Philipco has been implementing its PSA with Aboitiz Power Renewables Incorporated without ERC's approval. As a result, the ERC has declared such PSA as an ineligible contract. In last March 2023, they ordered its Philipco to refund around 654 million pesos in addition to its... Paano yan? Nagbasa ka rin ng script? Dikta ba yan ang mga tauhan mo? Kabisado mo namang sasabihin mo. Kasi yung sinasabi mo dyan ngayon sa script mo, yan ay dikta sa iyo ng mga tauhan mo. Pero dapat paano ba? Okay, pag magtatanong ka partner, anong klaseng procedure o dapat masunod? Because ang hearing ay sinasabi nga natin para pwede kang kumuha ng information. Yes, yes. Okay, information doon sa resource person na iyong inimbitahan para sa ganun bilang isang mambabatas. Mm-mm. Pwede kang gumawa ng batas o baguhin ng ilang mga provision doon na sa tingin mo, di ba, na dapat. Yes. Oo. Na in-related doon sa issue, okay, sa problema na inyong tinatalakay. Uh-uh. Okay.